morning. Ito na naman tayo sa bagong vlog. Ngayon pa uwi na tayo. Hinatid lang natin si OBR. Papasok na siya. Ngayong vlog, wala naman tayong pupuntahan nating special. From bahay, hinatid lang natin si OBR. Then, uwi na din. So, sa episode na to, gusto ko lang mag-congrats sa ating tatlong tropa. Small banking, ano? O, diba? Overshoot pa. Sa tatlong tropa natin, na recently, kumuha din ng motor. Yan. May makakasama na tayo sa pag-ride sa mga susunod nating episode. Si Master Tin, the Invoker Lord, para sa kanyang Sniper 155. Yan. Ang gusto talaga ni Idol, 155R na limited edition, nakalimutan ko yung tawag doon. Yung red and white na colorway. Tinulungan natin siya maghanap nun. Kaya lang, wala talaga ng stock kahit saan. Kaya yun, nauwi tayo sa... Ayan, paprush ko na lang. Ayan yung kulay niya. Ang next naman natin, ay congratulate, syempre, si Mark Vincent Olfindo naman. Ayan. And siya naman, kung makakalala nyo yung vlog natin nung papunta tayo sa Bacolor, Pampanga. Hindi pa siya nakakapaglabas ng motor nun, yung RS200. So, ngayon, nailabas niya na yung RS200. Ayan. So, yung colorway naman is all black. Black and gray combination. Ayan. Yung pinaka-latest ng RS200. Ang next, ito, dinayo pa natin to. From Bulacan to Muntinlupa, real quick. Pero hindi tayo nakamotor nun kasi hirap pag hindi nag-expressway. Kaya sinamahan natin silang mag-asawa na kumuha ng Benelli Panarea 125. Yan. Colorway, kulay white. Hindi ko kaya tayo nasabi yung pangalan. Yan. Si Ronilio Cabana. Yan. Sir Laron. Pinuntahan natin sila sa Muntinlupa. Kinuha natin yung motor sa Benelli Cavite. Yung Rouser, test drive natin yun sa yung Panarea. Yung Sniper, di pa kami nagkikita ni Master. Kaya hindi pa natin siya na-test drive kung ano ba yung feel ng magdadrive ng Sniper 155. Sa mga susunod na episode, siguro try natin i-review yung mga motor nila. Kahit di naman tayo marunong mag-review, mema lang mema. Mema sabi lang. Pero ano, sa RS200, initial ano ko dyan, nung na-test drive ko, yung clutch niya sobrang babaw ba tawag doon or parang sensitive na ewan. Siguro sana yan lang din talaga yan sa bawat motor. Pero yun kasi konting angat mo lang ng clutch, namamatay agad yung makina. Kailangan mong suportahan ng ano, serenyador. Pag hindi talaga mamatay. Mapahumps, mapagaling sa stop, yan. Tas next na pahirap sa kanya is wala siyang gear indicator. Neutral indicator lang yung ilaw na green. Tapos, yung neutral indicator niya pa, kailangan isbibitawan mo pa yung clutch bago umilaw kung talaga bang naka-neutral ka. So, ang hirap. Ang hirap niyang tansyahin. So, walang bawa sa traffic, galing ka ng second gear or first gear, syempre huminto ka. Need mo mag-neutral kasi traffic talaga, hindi gumagalaw. So, pag kahit mahagip mo na yung neutral na gear, di pa rin iilaw yung ano, yung indicator. Kailangan mong bitawan yung clutch. Siyempre, paano kung halimbawa hindi ka pa sanay, hindi ka pa sure na neutral na pala talaga yun or ano. So, pag mali ka ng saksak, bitaw ng clutch, mamatay. So, yun lang para dun sa RS200. Sa Benelli 125 naman, maganda. Smooth ride, parang e-bike. Saka base pang base pa yung itsura. Siyempre yung ano, yung fork sa harap yun. Yung talaga mananotice mo kung talagang alam mo yung Vespa. Pero bukod doon, itsura same na same. Ang lupit, Benelli. Yung ride niya ayos naman, nasubukan natin sa konting lubak. Okay naman.
Pero syempre di naman ginawa yun para sa ganung road eh. Para lang yun sa chill ride na city ride eh. Wala tayong i-expect doon. Pero yun. Point A to point B, goods. Mabagal, takbong 60. Pag inangat mo pa, parang medyo nahirapan na. Pero okay lang yun. So malapit na ako sa amin. Congratulations ulit sa inyong tatlo. Yung balak natin Ron na Pampanga, right to Pampanga set natin. Yung sino gustong sumama sa inyo, message lang kayo sa page. Set natin, schedule natin. Ride tayo. Okay, thank you.